Welcome back to my YouTube channel. So I have visitors again, Miss Claire, my beautiful friend. Hi guys. Hello. So ang episode po natin ngayong umaga, tatanungin ko po siya kung ano yung experience niya nung first time niya pong pumunta po dito sa abroad. So ano po yung experience mo nung pumunta ka dito sa abroad? Diba first timer ka pumunta dito sa abroad? Ano yung mga experience mo? So, syempre, nung malaman mo pa lang na mag-a-abroad ka, excited ka. Ganyan, excited. Kasi, makakasakay ka na ng aeroplano, gano'n. Diba, yun naman kasi ganyan una din natin. Ganyan din yung ano, pinangarap ko nung bata ko. Gusto kong makapunta ng abroad. Gusto kong, diba, pag nakikita mo yung aeroplano, parang, paano kaya sumakay ng aeroplano? Ganon, diya. Tapos? So, ayun, excited ako. Ayun, nung pagdating ko dito, syempre, tuwang-tuwa ako. Nanibago ko sa places, ganyan, sa mga surroundings. Hindi ko alam. Sabi ko, ang lalaki naman ng mga buildings dito, ganyan. Sabi ko, nalula ako. Kasi dun sa amin, probinsya lang sa amin. Tapos, maliliit lang yung bahay, puro bukid, ganyan. Dito, wala kang makikitang farm, ganun. May makikita ka man, pero sa ibang places pa. Pero yung mga nadaanan ko kasi, ano, puro building talaga siya, as in nalula ako. Yun, sobrang excited ko, sobrang tuwang-tuwa ako, ganyan. Mga isang buwan yun. Punta ka dito, visit visa? Hindi. Ano yung in-applyan mo nung first time mo pumunta dito sa abroad? Actually, hindi ko pa talaga inisip mag-apply noon kasi inisip ko mag-aral. So, yun, nag-study ako. And then, noon nag-study ako, merong offer. And then, parang gusto ko lang magkaroon ng experience, ganun. So, tinik ko siya. Pero yung work na yun is as a secretary. Yun, sa isang company. Dito so, sa Dubai. No, sa may Sharjah. Sharjah. So, how about sa mga papers? Na ano ka naman, nahirapan ka o hindi naman? Hindi naman nung siya. Nung kumuha ka ng ano, passport mo? Mga clear, mga ano ba yun? Yung mga police clearance, mga ganyan. Hindi naman. Hindi naman. Madali lang naman siya. Madali lang naman ano? Madali nang kumuha ng mga ganun. Pero pag hindi kompleto talaga yung mga requirements mo, hindi ka talaga makakakuha ng mga passports. Tiyaga lang talaga. Tiyaga lang talaga pag mag-abroad ka, guys. No? Ako din, guys, yung experience ko nung ano, nung first time akong pumunta dito sa abroad. Kasi ang in-applyan ko dati, katulong, pero ang hirap talaga, guys. Ang hirap. Kasi hindi mo alam kung magiging okay ba yung trabaho mo na pupuntahan mo, di ba? Kung magiging okay ka ba doon sa amo mo, kung mabait ba, or ano na yan. Kinakabahan ka, guys. Hindi mo alam talaga kung ano. Kaya sa mga first time pong mag-abroad, ay kailangan po, lakasan nyo po yung loob nyo, kung pangarap nyo pong mag-ipon ng pera, ganyan. Mapagtapos po yung mga anak nyo po sa college. Ayun po yung ano ko guys sa inyo, tips ko po sa inyo. Kailangan maging matatag po kayo, lalong-lalo na po pag nandito na po kayo sa abroad. Ayan, kailangan lakasan nyo po yung loob nyo. Huwag po kayong magpatalo sa homesick na sinasabi nila. Ganun po talaga guys, pag first time mo po mag-abroad, parang kinakabahan ka na natatakot ka. Kasi first time mo, hindi mo alam yung gagawin mo pa. So, ayan guys, yung mga tips ko po sa inyo. Kailangan mag-pray po kayo palagi. Lakasan nyo po yung loob nyo. Kasi dito po guys, pag nagkasakit ka dito sa abroad, wala pong ibang tutulong sa'yo, kundi yung sarili mo. Talaga, pag nagkasakit ka dito. So, ayan po yung mga tips ko sa inyo guys. Lalo na po sa mga first timer po na gusto pong pumunta dito sa ibang bansa, kailangan maging matatag po kayo palagi. Lakasan nyo yung loob nyo at manalangin kayo palagi kay
Jesus. Kaya kung gusto niyo pong mapagtapos yung mga anak niyo, eh, kailangan talagang labanan po yung homesick na sinasabi nila. So, ayan guys, Miss Claire. Diba? Mm-hmm. Ganun talaga pag ano. Pero pag nasanay na po kayo na nandito na po dito sa abroad, pag nasanay na po kayo, wala na yun. Hindi nyo na ano yung mga homesick na yun. Ayan po yung mga tips ko, guys. Kasi, mabilis lang naman kasi yung panahon. Ayun. Mabilis lang yung 2 magugulat, years. Oh. Magugulat ka na lang, ay, 2 years na pala, pwede na ako umuwi. Ganun. Baka after 2 years, di ba, parang ayaw mo na umuwi. Ganun yun, guys. Kaya tsaga-tsaga lang po pag nandito po kayo sa abroad. Ayan po yung mga tips ko po sa inyo, guys. Maganda po dito sa abroad, guys. Lalo na po pag nakatagpo po kayo ng mabait na amo, mga mabait na mga kasama sa bahay. Ayan po, guys. Maganda po dito sa abroad, guys. Makakaipon po kayo. So, ayan po, Miss Claire. Anong masasabi mo sa mga first-timer na ano, gusto pong first-timer na katulad natin noon? So, ayun, tatagan nyo lang yung loob nyo, magpakatibay kayo, wag na wag kayo magpapa-apekto sa sinasabi ng iba, sa una lang yan. Ayun. Ayan. So, ayan guys, yung narinig nyo yung sinabi ni Miss Claire, tatagan nyo daw yung loob nyo, lakasan nyo yung ano nyo, guys, wag kayong magpatalo sa homesick na sinasabi nila. Ayan. So, ayan, Miss Claire, please like, share, and subscribe. Thanks for watching again, guys. God bless you all. See you in my next vlogs. Bye-bye po. Bye.